years of service. Ang sweldo niya, 30,000 per month. Eto, ang supervisor, nasa 5 years pa lang, at ang sweldo niya, 15,000 per month. Ang staff, 8,000 to 10,000 per month. Let's see, sinong first timer ngayon? Sinong first timer sa harapan? Si sir. Halimbawa, sir, ako yung boss ng company. Tignan mo ito, ha? Kasi mga misconception eh. Ako yung boss ng company, mag-a-apply ka, as what? Siyempre, staff. Alam pa tayo mo ito, may manager eh. Tama rin. So, mag-a-apply siya as staff. Eh, ang ganda ng gisi ko. In-interview ko yung sir, sabi ko, sige, sir, tanggap ka na. Ang sweldo mo sa akin, pagsimula mo bukas, 50,000 isang buwan. Tanong, magagalit ba to? Bakit? Kasi 15 years of service, mas magaling siya, mas experienced siya kesa sa bagong aplikante. Tama? Sa network marketing po, same thing. Halimbawa, ako, global ambassador. Tama? Ikaw, mag-a-apply as distributor. Alam nga naman, magkaparesa ng kinikita. Tama, mali. Pero ang kagandahan lang sa network marketing, yung income namin as global ambassador, pwede mong pantayan o pwede mong lagpasan. Unlike dito, kailangan mong patayin to para lagpasan to or mapantayan mo to. Tama? Ngayon, saan ang mas pangit? Tama? At least man lang, alam ko sa mga first-timer, yung dalawang yan, yan yung mga misconception nyo na ganyan din ako before. Now, August of 2000, I do it part-time. Right now po ang tao ko, nasa almost 6,000 na po. Halimbawa, mga first-timer, ang income mo pumapalo ng 80,000 per month. Malaki na ba? Yes. Sa akin po ganyan. Yun nga lang hindi per month, kundi per week. Tama? I hit my first million less than a year. Toyota Fortuner in just 6 months. After 5 months, I bought my Montero Sports brand new. Dalawang SUV meron ako. Tama? And after 2.5 years po sa AIM Global, nagbili po ako ng sariling condominium, 2-bedroom sa Davao. Tama? At ito pa ang na-excite ako. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Kasi, nga no, Bisaya ni. Tama? Sabi sa akin ng tatay ko, anak, ito yung lupa mo na pinamana ko sa'yo. Ito, yung lupa na yon hindi ko nabili sa AIM. Pero, a year or two from now, nag-iipon po ako ng 1 million liquid sa bangko. Magpapatayo po ako ng sarili kong private resort. Kung si Agaraw Hammer ang gusto ko, resort. Tama li. Guys, ang sarap pong yumaman. Ang sarap yumaman, lalong-lalo na pagbata ka. Tama? Guys, alam nyo, kaya ako nag-join kasi ang laki ng pangarap ko. Kayo ba? Ang iba sa atin ang pangarap magkatrabaho na lang. Ang iba magkapangarap maregular. Tama? Ang liit ng pangarap. Good news, pag naabot mo yung trabaho mong pangarap, may yaman ka ba? Di ba hindi? Anong point ko? Ang logic po, taasan mo ang pangarap mo para pag naabot mo, mataas ang naabot mo. Tama? Sabi nga nila, pangarapin mo nang abutin ang bituin. Pag hindi mo naabot, tinamaan mo ang buwan. Eh di mataas pa rin. Correct? Now, before ang alam natin para makuha to, dalawa lang. Employment at business. Pero bakit 90% empleyado, 10% negosyante? At sad to say, ang 5% yan, hindi pa Pinoy. Kaya nito ha, ewan ko ganito tayo. Karamihan ng mga reason ng mga Filipino kung bakit empleyado sila, it's because sabi nila, wala daw silang pera pang kapital o pang business. Alam ko ganyan kayo. Guys, ang sagot ko naman, partly wrong, partly correct. Why? It's because kung ang reason mo, pera lang pala ang dahilan kahit di ka makapag-negos, sana po hindi umaman si Henry C. na dati lang sa patero. At sana hindi umaman si Lusutan na dati lang ito na karo sa mga ati. Tama? Ibig sabihin, hindi to ang main reason kung bakit hindi ka makapag-negosyo. Ang pinaka-bottom line, yung advice na natatanggap natin mula pagkabata. Ano yon? Anak, go to school. Anak, study hard. Anak, pag-graduate mo, find a
job sa mga estudyante at sa mga kaedad ko, ganun ho ba ang advice sa inyo ng mga magulang nyo? At sa mga magulang dito, ganun din po ba ang advice nyo sa mga anak nyo? Yung magulang ng magulang, ganun din ba ang advice? Anong point at anong logic ko dito? Yung advice, hindi nagbago. Pero yung panahon natin ngayon, sobrang nang nagbago. Tignan mo ito ha, para makarealize ka, para magising ka sa katotohanan. Kung tayo 1940s at 1960s onwards, on dekada 70, yung advice na yon effective pa. Alam mo kung bakit? Pag may work ka dati, nagiging importante ka, tumataas ang benefit mo, nagiging importante ka sa kumpanya. Tama mali? Ngayon, guys, dati, walang contractual. Ngayon, ang contractual, 6 months na lang. Ang iba nga, 5 months, 4 months. May 3 months. See? Tignan mo to, ha? Tignan mo to. Ngayon, kung may work ka at tumatagal ka sa work mo, good news, yung employer mo iniisip na paano ka palta ng bago na bata at walang benefits. Reality po ba? Tanungin ko kayo, kung ganun ang situation mo, di ba na ang hirap mangarap? Tama mali? Kaya guys, ang point ko lang, anong year na ngayon? 2012. Ibig sabihin, dapat yung advice, nagbago na. Tama? Pero hindi eh. Ibig sabihin, parang obsolete na ba? Dati, walang cellphone, ang mundo tumakbo. Pero nung nagka-cellphone, mas gumaan ang takbo ng mundo. Ang tawag ko dyan, innovation. At eto, ang pagkita ng pera at ang pagkuha ng pangarap, may innovation din po. Bakit? Pag empleyado ka lang, o pag estudyante ka lang, ang hirap para magnegosyo. Kaya na-innovate siya sa network marketing. Tama? Why? In a small scale, in a small risk, yung income ng mga traditional business, pwede mong kitain sa network marketing or even more. Tama mali? Tama? Kaya guys, kailangan mo itong ma-accept. Hindi mo siya mapipigilan. Why? Kahit pigilan mo yan, dadami kami. Kahit pigilan mo ito, lalaki kami. At kung talagang sa mga first-timer, pag sinasabi mo, pangit ng networking, bakit ang daming networking? Tama? Hindi mapigilan. Bukas, 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 bukas. Ibig sabihin, hindi pangit ito. Pipili ka lang ng tamang kumpanya. At good news, in Ing Global, you're in good hands. Tama? Kaya guys, ang dami ko na po nasabi. Hopefully, no, hindi po itong ating huling pagkikita. Simulan nyo ngayon. What is 780? Tama, mali. Paano ako before first timer? Dati, hindi ko alam ang pagiging global ambassador, millionaire circle, dalawang kasakyan, 300 to 400,000 per month. Akala ko hindi ko maabot. Pero good news, naabot ko din. At ang ginawa ko lang, nag-train. Inaral ko lang po yung sistema. Tama? Kailangan mo lang aralin to. At before ko po bitawan ng mikropono, pag uwi sa inyong mga tahanan, wag na wag kayong makikinig sa mga tao dito. Baka sabihin sa'yo, networking! Si Kumare nag-networking na, wala naman nangyari. Ako nag-networking na, wala naman nangyari. Guys, tanong ko kayo, ibiblame mo ba ang swimming pool pag ikaw nalunod? Ibiblame mo ba ang motorsiklo pag ikaw nabangga? Sino i-blame mo? Sarili mo. Baka sila nag-fail. But it doesn't mean pag nag-fail sila, hindi mo rin kaya. Tama? Baka sila nag-join lang. Wala namang ginawa. Kaya nga, networking. Tanggalin mo ang net, ano matitira? Working. Para buhay mo pa rin. Tama? Ano to? Bangko, blagay ka pera, tutubo? Hindi po. Pag nag-join ka, tatrabahuin mo din. But good news, sa mga nagsasabing, eh mahirap yan eh, natural, mahirap to. Bakit? Yung 40 years mo na tatrabahuin sa employment, iko-compress natin ng 4 years. Talagang mahirap yan. Tama? Pero good news, pag nakuha mo to, nakasave ka ng 36 years of your life. Na yan ang hindi kayang bayaran ng pera. Kahit ikaw na pinakamayaman sa buong mundo, pag matanda ka na, sorry, hindi pwedeng, Lord, bigyan kita 1 million, ibalik mo ka 20.
Hindi na pwede.